Hello mga momshies and popshies! Ayan, nakikita nyo, nag-hoard na naman ang inyong momshie ng mga succulents, no? Ayan, so ang gaganda ng mga pinadala nila sa akin. At ito ay nakita ko actually sa live selling. So nag-mine ako sa live selling. Ayan, common to uncommon. At meron din silang mga Korean succulents, no? So ang gaganda nila, hindi lang siya sa live selling maganda yung pinapakita nila, and even yung pinadala nila sa akin, kahit hindi naman ako nagpunta dun sa shop nila, no, ang gaganda talaga. So talagang linag ko to para malaman nyo kung saan yung murang bilihan ng cactus and succulent sa Bulacan and sa mismong Santa Maria, Bulacan, located yung kanilang garden shop. At ang pangalan is Jos Fort Cruz Cactus and Succulents, Bulacan. So, lalabas dyan sa screen ninyo, and even ilalagay ko rin po sa description box yung FB account nila or Facebook account nila, para kung may mga questions kayo or kung may mga tanong kayo or kung meron kayong hinahanap ng mga cactus and succulents, pwede nyo silang i-reach through Messenger or i-PM sila sa kanilang mga account. So yun, so gaganda nito. Dahil hindi nga ako masyadong nakakalabas ngayon mga momshies and popshies. So scroll sa Facebook hanggang sa kita ko na nag-live selling sila. And kahit malayo siya, Bulacan siya, no? I'm from Tandang Sora, Quezon City. Pina-rider ko lang siya gamit ang Mr. Speedy kasi mura naman. Pero nag-ship din sila through LBC. So sabi ko, mura lang naman yung sa rider. So sabi ko, mas gusto kong nakapatid siya kesa i-approve pa nila para ipadala sa akin. So ito, right away, mapapadala sa'yo at makikita mo na agad na patted sila. So yan, so ipapakita ko sa inyo ng malapitan kung ano yung mga na-mine ko sa kanila. Okay, dyan lang kayo. So yan ang ano, isa-isahin natin yung mga na-mine ko sa live selling nila. And ito ay nag-range lang yung mga common succulent sila ng 30 pesos, tapos may 50 pesos, and yung mga uncommon nila is, tsaka Korean succulents is from 80 to 100 pesos lang. So kung may mga hinahanap kayo, tanong nyo lang sila, napaka-accommodating nila. And thank you, Miss Joy, kahit hindi ko siya nakita personally yung mga na-mine ko, talagang ang gaganda ng mga pinadala nyo. So, umpisahan po natin dito. Ayan. Ayan, hindi ko masyadong alam yung ID nito. Pero kung ito yung mini bell or hindi ako sigurado, pa-comment down na lang. Ayan yung isa. So, lahat to is 32 pieces. Alam ko, 32 pieces ito. Nagkakahalaga lang siya ng 1,325. And yung sa rider ko or yung shipping niya is umabot lang siya ng 230 or 220. Mga ganun lang siya. And galing siya sa Santa Maria, Bulacan. Tapos, Tandang Sora, Quezon City ako. So, sulit na yung shipping. And nakapatid pa siya. So, pwede rin naman silang magpadala through LBC. Pero i-approve siya. Kaya lang sabi ko, okay naman yung sa shipping ko sa rider. So sabi ko, deliver na lang ng door-to-door na nakapatid, diba? So para hindi masyadong na-stress yung halaman. Ayan, ito yung una. Ayan, next one. Ito, ang ganda din. Ito yung isa to sa jade. Alam ko is hanging jade. Napakakapal. Ayan, so ang ganda, diba? So talagang sulit na sulit. And talagang magaganda yung pinapadala nila. Hindi basta yung nakikita lang natin sa pagla-live selling nila. No? Ito, susunod yung ating jadelet na variegated. Ayan, pink jadelet. Alam ko yung tawag dito na napaka-lush din. So, ayan. The next one is, kumuha ko ng dalawang
ghosty or ghost plant. I'm not sure kung ghosty or ghost plant to. Kaya lang talagang gustong gusto ko to na halaman. Halaman na succulents to. Kaya kahit marami na akong ghosty or ghost plant, talagang kumukuha ko. Kasi marerecommend ako tong beginner plant, mga momshies and popshies. So, kung gusto nyo mag-try na mag-alaga ng mga succulents, isa to sa beginner plant, yung ghosty or ghost plant. And then, yun, dalawa tong kinuha ko na napakagaganda. Ayan, isa pa yan. 30 pesos lang to sa pagkakaalam ko. 30 pesos. Tapos, meron pa silang mga offer na kung maramihan talaga, may mas mababa pa sa ibibigay nilang presyo na 30 pesos para sa mga common succulents. Ito yung jade din to, pero variegated na jade. Ayan, di ba? Ang ganda. And then, ito meron tayong red ives. Ayan, na napakalaki. Ito rin, marirecommend ako rin to. Kung ikaw ay mag-start talagang mag-collecta ng succulents, ito, isa din to sa marirecommend ako sa inyong red ives. Kasi napaka-friendly nito, napakadaling alagaan. Walang ka-arte-arte. Red ives. And then, kung meron akong red ives, meron din akong crested red ives na napakalaki. Ayan, crested red ives. 30 pesos lang din to. Ayan. So, next one, meron tayong panda plant na napakalago. Ayan. So, talagang thank you po, Miss Joy. At sa lahat ng staff ng Jos for Cruz, Cactus and Succulent Bulacan. Yan, napaka-accommodating nila. Napaka-babait nila. Sobra. Tapos, ito. Alam ko, uncommon to. I'm not sure sa ID. Diba? Ayan. And then, ito, another variety to ng burro's tail or donkey's tail na napakalago. Ayan. So, kung gusto nyong makita agad yung plant, pwede kayong shipping through rider, either Lalamove or Mr. Speedy. Ayan. So, para makita nyo agad yung plant ng nakapat. So, hindi siya masyadong ma-stress ng i-a-uproot pa, diba? So, ako, naka-receive na rin naman ako ilang beses ng mga unboxing ko from Benguet. So, kung hindi nyo pa napapanood, so, ilalagay ko dyan sa taas para mapanood nyo, no? So far, magaganda naman talaga yung mga nakukuha ko din sa mga seller na yun. Recommended din talaga. Katulad nito, marirecommend ako talaga. Ayan, ang ating Sedum Adolphi na, ayan, parang tulad na siya ko. Parang mother na nga siya kasi ang kapal nung kanyang stem. Ayan, Sedum Adolphi. Ito rin, mga momshies and popshies, marirecommend ako rin to. Isa sa mga beginner succulents. Next one. Ito, Rondo. Ayan. Ang ganda. And yung mga size ng 30 pesos sa take note, mga momshies and popshies, hindi siya token size, talagang regular size siya, mga momshies and popshies. Hindi siya token size. Tapos ito, alam ko, uncommon din siya. I'm not sure sa ID, pero crested siya na napakatataba ng mga leaves niya. Pa-comment down sa mga nakakaalam po nito. Ayan. And then, one of my favorites din na common succulents, itong Black Prince. Kahit marami ako, kahit meron ako nito, tuwing makakapanood or makakita ako ng Black Prince, gustong gusto kong mag-order kahit pa isa-isa. Ayan. So, kung yan, ito rin, marirecommend ako rin siyang beginner plant or beginner na succulents. Tapos, meron tayo, ayan, pagoda. Ayan, na napaka-lush ng pagoda. Ayan. And then, ito rin, one of my favorites.
ang Luxiflora, kahit meron na akong Luxiflora, bumibili pa rin ako kasi napakadali din alagaan ito. Napaka-friendly niya, wala din siyang ka-arte-arte. Kung hindi niyo pa rin po napapanood yung vlog ko na how to take care of Luxiflora and propagation, yan, ilalabas din dyan yung link para mapanood ninyo. Ayan, so beginner succulents pa rin ito. And then meron tayong tatlong jade plant. Ayan, tatlo yung binili ko, 30 pesos lang to na super duper lush. Ayan, tatlo yan. Ayan, ito pa yung isa na stress siya. Ayan, no? Kasi mamula-mula yung tips niya, so stress. Tatlo to na binili ko kasi sa kasamaang palad yung alaga kong jade na ganito, siguro sa sobrang init, hindi niya kinaya, no? Kahit nasa shaded area lang siya, morning sun lang ang binibigay sa kanya. So, parang natunaw yung mga jade plant ko. Pagkakita ko na isang araw is paso na lang po yung ano. So, bumili ako, ang bala ko dito sa tatlong super duper lush na jade plant is pagsasama-samahin ko sila sa isang pot para magandang tignan. And, syempre, hindi mawawala ang aking rose cabbage. Kahit meron na ako nito, gusto ko rin siya alagaan kasi sa totoo lang po, para sa akin, nahirapan ako sa pag-aalaga ng rose cabbage, no? So, hindi ko pa talaga totally na huhuli yung kiliti niya. Pero yung mga ganito ko pong dati pa, so far, buhay pa naman po. Okay? And then, meron tayo nito. Hindi rin ako sigurado sa ID nito. Hindi po siya jelly bean. Hindi rin siya banana, no? Parang ganun lang po siya. Ayan. Tapos, parang may brown yung tips niya. Ayan. Pa-comment daw na lang po sa nakakaalam nito. And then, meron tayong ayan. Hindi ako sure sa ID nito, pero ang ganda niya. Alam ko, uncommon din ito. Ayan. So, please comment down na lang po. I'm not sure kung blue rose po ba ang tawag dito. Ayan. And then, meron tayong Darlie Sunshine. Ayan. Yung Darlie Sunshine naman po. Ayan. Flowering na rin siya. So, stable na yan. Tatlo din yung kinuha ko nito. Ayan. Darlie Sunshine. Tatlo sila na super duper lush at talagang flowering na. Makikita nyo yung stable na siya. Yan. So, ito, bala ko rin itong Darlie Sunshine na pagsamasamahin sa isang pot. Ayan. And then, meron tayong Topsy-Turvy. Kumuha kong Topsy-Turvy. Ang Topsy-Turvy natin. Ayan, Topsy-Turvy. And then, ito, hindi ko rin siya alam yung ID niya. Nagandahan lang ako nung pinakita niya sa live selling. Ayan. Pa-comment down po sa lahat ng nakakaalam nito. Ayan. And then, meron tayong White Pagoda. Ayan. Or White Panda. I'm not sure kung ano ito. Pero parang pagoda kasi siya. Ayan. And then, meron tayo ulit neto. Tatulad nung isa kanina. Ayan. I'm not so sure sa ID nila. Pero pa-comment down. Pero alam ko, uncommon din ito. And then, meron tayo neto. Ayan. So, para din siyang burus tail. Ayan. Ayan siya. And the last one, ay hindi pa siya last one, meron pa pala akong napaka-lush na barbecue. Ayan, 7 stems na po yan for only, 30 pesos lang to na ganyang ka-lush na, barbecue. Ayan, and then the last one, ito lang po yung nakuha ko na cactus sa kanya kasi ito yung gustong-gusto ko talagang magkaroon na golden barrel. Ayan, maliit lang siya. Hindi naman masyadong maliit, no? So, kasi worth 150 pesos tong golden barrel na ito. Ayan, 150 pesos.
And alam naman natin na may kamahalan ng golden barrel, so tayo na lang magpapalaki sa kanya. And sana talagang lumaki siya nung katulad ng mga nakikita nating mga malalaking golden barrel. So, ito lang mga momshies and popshies, yung mga nabili ko sa kanila. And talagang worth it talaga. So, talagang marirecommend ako itong shop na to. And sana makapunta ako sa kanila someday, soon. Pag nakalabas-labas na, mapupuntaan ko si Ma'am Joy, si Miss Joy. Maraming maraming salamat po sa mga pinadala niyong malulusog at magagandang mga succulents and cactus po. So, hanggang dito na lang, mga momshies and popshies. Pinakita ko lang sa inyo yung marirecommend akong garden shop, no? I'll just link down below and lalabas dyan sa screen nyo. And please, do to consider to subscribe and hit the bell button para notified kayo every time may bago akong mga uploads. And please like and share na rin po. And please follow me on my social media accounts, sa aking Facebook account at Instagram account. So, until then, and happy planting! Down, down.